Isang bagong sibol na mandirigma ngayon ang gumagawa ng pambihirang ingay sa Bantamweight Division. Kilalanin natin ang isa sa mga bagong Pinoy top prospects sa Pilipinas na si Herlan Gomez. Pero bago po tayo magpatuloy, nice ko muna magpasalamat sapagkat napadaan ka sa ating channel. Bagamat bagong sibol pa lamang, sa edad na 24 anyos, si Herlan Gomez ay kasalukuyang pasok sa world ranking ng pinakamagagaling na boksidor sa Bantamweight Division sa buong mundo. Number 58 sa world ranking na kung saan mayroong total 1,050 na kalahok at number 9 sa Philippine ranking na kung saan mayroong total na 85 na kalahok na pinangungunahan ni Vincent Astrolabio at sinunda naman ni Nonito Donaire. Sa kasalukuyan, meron itong record na 11 win, 8 knockout at 1 loss. Bagamat hilaw pa ang mga numero, hindi basta-basta ang fighter na ito sapagkat mga dekalibreng boksidor na rin ang mga nakasagupa nito. Sa 12 bouts, siyam dito ay ginanap sa lugar ng mga kalaban sa labas ng Pilipinas na ang ibig sabihin ay talagang dumadayo ito sa teritoryo ng kalaban upang makipagbakbakan. Isinilang sa Enrique Magalona Negros Occidental noong 1999, sa kabila ng kahirapan, ay ginawang inspirasyon ito ng batang mandirigma upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Naganap ang professional debut nito noong August 3, 2019 kontra sa kapwa nito Pinoy na si Ariel Enriquez at ang laban ay ginanap sa Mandaluyong City, Philippines. Panalo ito by split decision at noong parehong taong ding iyon, sa sumunod na dalawang laban nito ay puro knockout na ang inabot ng mga kalaban kontra din sa mga kapwa nito Pinoy na sina Anthony Hilbuela at Jeffrey Stella. Dahil sa COVID pandemic, nawala ng dalawang taon sa eksena si Herlan Gomez at nakabalik ito sa lona nito lamang May 28, 2022 kung saan hinarap nito at natalo ang kapwa undefeated na si Parin Luangpun, isang Thai boxer, matapos ang isa pang pagkapanalo nito sa isa ring Thai fighter. Bagamat talentado, patunay lamang na medyo bagito pa ang Pinoy. Natikman ni Herlan ang una nitong masalimuot na pagkatalo kontra sa isang Thai fighter na si Yutapong Tongdi kung saan bumagsak sa Herlan sa round 8. Matapos ang pagkatalo, ginawa itong inspirasyon ng batang mandirigma upang pagbutihin pa ang kasalukuyang estilo at lahat ng mga sumunod na laban nito ay puro knockout na ang inabot. February 22, 2023, matapos ang matagumpay na laban nito kontra sa isang Thai fighter na si Tan Chai Kamun via technical knockout. Ay nabigyan ito ng pagkakataon na lumaban sa isang title shot para sa Asian Boxing Federation kontra sa isang veteranong Thai boxer na si Wicha Pulaikau. Si Pulaikau ay may record na 64 win, 28 knockout at 24 loss. Sa pag-umpisa ng laban, right jab sa katawan ng natikman ng kalaban, dahilan upang ito ay bumagsak. Mahala ka po! Doon ang tuwa ka! Ruwang lang ka, Pikmi! Matkwa tem-tem ka! อาจารย์วรวุฒิเดือนขาวนับเลยครับโอ้ดูครับทำหน้าตาเย้กีไปต่อครับไปต่อSa pagtayo nito, sinunod naman ng Pinoy ang ulo bilang target. Muli na naman itong bumagsak. หมัดขวาแน่นๆมาแล้วครับหมัดชุดครับโอ้คราวนี้โดนหน้าเต็มๆครับยังสู้อยู่ครับอยู่ในช่วง10วินาทีสุดไม่รีบครับเฮลันโกเมซครับPagsapit ng round 3, nagmiss to lang punching bag na lamang ang Thai fighter. โอ้นะมีท้าเรียกพิกมี่ครับบอกว่าต่อยเข้ามาตอนนี้ครับขอคืนบ้างครับไม่ใช่บอยสเกลแต่ก็โอ้โดนฮุกซ้ายเต็มใครมีใครอยู่ครับใครอึดกว่าใครทนกว่าเอ้าโอ้โหโดนครับปัดเต็มๆครับแหมร่วงไปร่วงครับโดนปัดขวาเลยครับโอ้ต้องทิ้งตัวครับโดนเยอะจริงๆครับชุดนี้อาจารย์วรวุฒิต้องนับอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์วรวุฒิยังให้โอกาสครับ
โอ้โหบวกหมัดครับ 1-2 นะครับPagsapit ng round 4, muli itong bumagsak sa ika-apat na beses. Kaya naman, sumenyas na ang referee. Natapos na ang laban. Nakuha ni Herlan Gomez by a 4th round technical knockout ang una nitong titulo na Asian Boxing Federation sa Bantamweight Division. Isang buwan lamang ang nakalipas ay muli itong bumalik sa Thailand upang depensahan ang kanyang titulo kontra sa isa na namang veteranong Thai fighter na si Pisano Chim Sum Tum na may record na 47 win, 10 loss at 2 draw. Ngunit nabigo ang Thai fighter nang manakout ito ni Herlan sa round 3. Sa round 2, napatuwad ang Thai fighter nang matikman ito ang lakas ng kamao ng Pinoy. Just like that. Oh, that was super quick. Pagtayo nito, isa namang malakas na uppercut sa ulo ang tumama dito at paupo naman itong bumagsak. Herlan coming in again, shots to the body from Herlan and uppercut to the head. Big right uppercut and Pisano is down again for a second time. Sa muling pagtayo nito ay maswerte nitong nasurvive ang round dahil ito ay nasave by the bell. 10 seconds to pile on the pressure. And he's throwing everything he can at Pisano. Pagsapit ng round 3, isang malinis na kanan ang naikonekta ng Pinoy. Dahilan upang ito ay magwigil at dito na nakachempo ng magandang pagkakataon ng Pinoy upang tapusin na ang laban. From Herlan, Pisano down again. Nadepensahan ni Herlan Gomez ang kanyang titulo by a 3rd round technical knockout. Makalipas ang dalawang buwan, May 25, 2023, muli nitong didepensahan ang titulo kontra kay Jakpan Sangtong ng Thailand. Sa round 2, nang mapansin ng Pinoy na may katigasan ang mukha ng Thailander, ay nag-iba ito ng plano at sunod naman itong pinunteriya ang katawan ng kalaban. Isang kaliwat ka ng uppercut ang pinakawala ng Pinoy, dahilan upang mamalipit sa sakit at hindi na magawang lumaban ng Thailander. Down the middle, ending that combination with a left hand, right uppercut from Herlan. And he's down, Japan is down! It was the left uppercut to the body, beforehand he landed the right uppercut. Well. Napahinto ni Herlan Gomez ang kalaban sa round 2 by a technical knockout. Matapos ang tatlong buwan, ginulat naman ni Herlan Gomez ang bansang Dubai nang tapusin nito ang laban sa round 1 kontra sa Indianong fighter na si Vikash Dahiya. Inakala ng Indiano na kaya nitong sabayan ng lakas ng Pinoy. Kaya naman, nakipagsabayan ito sa kanya. Ngunit ilang minuto pa lamang ang lumilipas sa round 1 ay kumonekta ang isang left liver shot sa tagiliran ng Indiano. Dahilan upang ito ay mangiwi sa sobrang sakit. Matapos itong bilangan ng ref, tinanong niya ito kung kaya pang lumaban. Subalit umiling na lamang ang Indiano dahil dito, panalo by a first round technical knockout ang Pinoy. At isang buwan pa lamang ang nakakalipas, nito lamang September 28, 2023, balik Thailand si Herlan Gomez. Sapagkat nabigyan ulit ito ng pagkakataon na lumaban para sa panibagong title, ang WBC Asian Silver Bantamweight kontra sa isang bigating knockout artist ng Thailand na si Comrich Nantapich. Bago ang laban, ang makakasagupa nito na si Comrich Nantapich ay may edad na 34 anyos, kung saan mas matanda ito ng 10 taon sa ating pambato na si Herlan Gomez at may record ito na 32 win, 8 loss at 25 knockout. Kung usapan ng experience lang ay walang sinabi dito ang record ng ating pambato sapagkat sa lawak ng karanasan nito ay siyam na Pinoy na rin ang pinadapa nito sa ibabaw ng ring katulad nila Roland Del Castillo, Crison Umayaw at Jenneboy Boca na kung saan pare-pareho nitong winasak via knockout.
Nakatapat na rin ito sa ibabaw ng ring ang ilan sa mga dekalibreng fighter ng bansang Pilipinas. Katulad nila Albert Pagara, Proilen Saludar at Donnie Nietes. Kaya naman, hindi basta-bastang pagsubok ang haharapin dito ng baguhang Pinoy prospect. Bukod sa dehado ang Pinoy sa lawak ng karanasan kontra sa veteranong Thai fighter, kulang din ang oras nito sa preparasyon sa paghahanda sa laban, sapagkat ang huling laban nito ay isang buwan pa lamang ang nakakalipas. Ang isang buwan na preparasyon ay kulang pagdating sa mga pagpapakondisyon ng katawan sa larangan ng boxing. Ang laban ay ginanap sa Space Plus Bangkok, Thailand, na kung saan karamihan ng nagpunta ay puro taga-suporta ng Thai fighter. Sa pag-umpisa ng laban ay kita sa galawan ng Thai fighter ang pagiging veterano sa larangan na ito, lalo na sa ganda ng mga depensa, ganda ng footwork at body movement nito. Konkrich just taking his time, but just as soon as he tries to land his own shots, it looks like Herland's just beating him to the punch. Uppercut right hand from Herland, jab down the middle from Herland too. Left uppercut there from Herland. Left hook to the body. Herland chipping away with a jab, stabbing it straight into the face of Konkrich. 1-2 and then uppercut there from Herland. Overhand right there from Herland. And that took ngunit ilang segundo pa lamang ang lumilipas, binigo ng Pinoy ang mga fans ng Thai fighter, sapagkat ang inaasahan ng mga manonood na magandang laban na ipapakita ng kanilang kababayan ay nauwi lamang sa isang first round technical knockout. Dahil sa pambihirang talento ng Pinoy sa pakikipaglaban, nasa pool nito ang mukha ng Thai fighter ng left uppercut. Binilangan ito ng referee, subalit nagawa pang makatayo ni Nanta Pitch. Yun nga lang, sa pagkakataong ito, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Pinoy. Nerapido nito ang Thai fighter. At sa tagpong ito, ay right uppercut naman ang pinatikim ng Pinoy. Finish him. Patihayang bumagsak ang kalaban habang nakaangat ang ulo. Kala mo pagong na tumihaya. At sa pagkakataong ito, agad nang tinigil ng referee ang laban. Panalo via first round technical knockout ang Pinoy. Dahil sa pagkapanalong ito, nakuha ni Herland Gomez ang pangalawang titulo nito, ang WBC Asian Silver Bantamweight title. Ano pong masasabi niyo sa performance ng batang rising star na ating bida? Makakuha lamang ito ng magaling na promoter at trainer ay siguradong makakamit nito ang tugatog ng kasikatan. Bagamat hilaw pa ang mga numero, ay kita naman na may ibubuga at potensyal na sumunod sa yapak ng mga dekalibring Pinoy champion. At siguradong malayo pa ang mararating ng batang ito. Kaya naman, suportahan na lamang po natin ang ating kababayan. Kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay baka pwede mo naman ako iwanan ng isang like. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. At magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na video. Maraming salamat po.